Hey you guys, what is up? Welcome back to my channel. It's me, ang inyong kalakwacha. And for today's video, talaga guys, medyo work from home tayo ngayon. And for today, wala tayong side trip, wala tayong road trip, wala tayong gala. Bali, meron lang akong i-share sa inyo kasi excited ako. Bumili ako ng isang item sa Lazada and i-unbox natin siya and i-review kung okay ba talaga siya. So yun, bali guys, bumili ako ng armrest for Toyota Wigo natin. So tara guys, but before that, bago natin i-unbox, to those of you who haven't subscribed to my channel, please do subscribe to my channel. Click the notification bell for you guys to be updated sa mga uploads natin. Hello, Artemis! Hello! Ito yung mga dogs ko, guys. So, tara, punta tayo sa baba. Actually, yung in-order ko sa Lazada na armrest, parang in-order ko siya like 3 days ago. Then, dumating siya yesterday. So, parang 2 days lang yata yung pagitan niya. So, tara, tingnan natin. So, bali, ito guys, ito na yung in-order natin na armrest. Ito yung Toyota Wigo console box. Pwede siya for 2013-2022 na Toyota Wigo. So, ayan, properly packed naman siya. So, tingnan natin and buksan natin siya. So, bali guys, ito na yung ating armrest. Ito yung pinaka-sliding pad niya. Then, ito yung stand, yung pinaka-stand niya. And ito yung console box. So, yan. Sa loob ng console box, actually, nandyan na rin yung mga screw. Then, meron ding libreng USB cable. So, okay guys, ito sobrang simple lang siyang i-assemble. So, ito yung stand. Ilagay nyo lang yung sliding pad dito sa stand. And i-screw nyo lang yung 4 sides hanggang sa kumapit siya. Siguraduhin nyong walang bitawan na yan. Hindi tulad ng mga jowa nyo, madaling bumitaw. Char. Choke lang. So yan guys, ayan, screw nyo lang siya. So, okay guys, so nakabitin natin yung stand at saka yung sliding pad. So, ito, bali, ipasok nyo lang yung console doon sa stand sa may sliding pad. So, make sure smooth na smooth at pasok na pasok. Char. So, yan, ito na siya guys. So, yun na, nakakabit na siya. Ay, wait, there's more. So, meron pa pala siyang ano siya guys, parang lock doon sa pinaka-sliding pad niya. So, para pag minove mo yung console, pag nakakabit na siya sa car, so, hindi siya matatanggal. So, meron siyang lock, 2, doon sa mismong ano niya, sliding pad. So yun guys, eto na, papunta na tayo sa exciting part. Iakakabit na natin yung ating armrest dito sa ating sasakyan na Wigo. So ayan, saktong-sakto as you can see, no, medyo terno yung ating nabili kasi meron din siyang lining na red dito sa leather niya. So isushoot nyo lang siya dyan sa may ano, cup holder. Then yan na siya guys, nakakabit na siya and yan, pwede natin i-adjust siya. So depende sa inyo kung saan kayo comfortable. So ayos na ayos siya guys. So okay guys, share ko na rin sa inyo yung ibang feature nitong console na to or yung armrest na ito. So ito, meron din siyang storage, so you can put anything there, kung ano mga abubot din siya para hindi pa kalat-kalat sa kotse. And dito sa may harap ng console, meron siyang 3 USB. Wait lang, ang tagal. Tagal, angat mo muna. Sige lang. Yon. Meron siyang 3 USB. So, ayan. So, you can charge yung mga gadgets nyo. Ayan. So, okay guys. Dito naman tayo sa likod. So, ayan. Meron lang siyang cup holder since natakpan na yung cup holder dyan sa center. So, may kapalit naman siya. So, parang love life lang yan pag niloko ka. Palitan mo ka agad. Char. So, ito. Meron din siyang ashtray or trash bin. So, kahit ano, bahala kayo kung anong gusto nyong gawin nyo dyan. And aside from that, ayan. Try lang din natin yung cup holder kung okay naman. So, ayan. Sample ng cup holder. So, ayan. And aside from that, meron din siyang 4 USB cables. So, pwedeng-pwede kayo mag
charge kahit ilang gadgets na gusto nyo. So, okay, if you guys are wondering kung paano mag-work or gagana ang ating mga USB port dito sa console, so yan, yung free cable wire, i-connect nyo lang siya dito sa adapter dito sa vehicle or sa sasakyan nyo. Then, yan, goods na siyang gamitin for charging. Pero siguro, what I advise, para hindi messy tignan dyan sa may gear nyo, pwede nyong ayusin sa side yung mga wire para mas magandang tingnan. So, okay guys, after natin ikabit itong cable wire natin, of course, try natin i-charge yung ating iPad para makita natin kung gagana ba talaga siya at para makita nyo din kung goods na to. So, yan guys, as you can see, nag-charge naman siya. So, for me, okay na okay itong armrest na to, itong console na to. Ready na tayo mag-road trip ulit. So, okay guys, if you are interested to purchase this armrest or itong console natin, actually guys, based sa mga reviews, nabasa ko na pwede rin siya sa ibang vehicle type, but what I suggest, i-double check nyo muna sa seller kung bagay siya sa vehicle nyo para hindi kayo umasa at masasaktan lang kayo. At sobrang affordable lang siya guys. Nabili ko lang siya for around like 634.38 pesos sa Lazada. So ilalagay ko yung link sa description box.